What's up po mga kasulo, mayong buntag sa inyo dihatanan. Mayong buntag sa tibuok kalibutan. Okay, nandito po ako ulit. Nandito ako ngayon sa palayan. So, ngayong araw pala muna ay maglilinis muna kami dito sa aking palayan ito. At dito ako sa palayan. Ang ginagawa ko ngayon, inikutan ko muna sila. Kasi dinaanan na naman to ng malalaking baha noong mga nakaraang araw. Inano ko sila, hinulipan ko sila yung mga natanggal sa baha. Ayan na nilagyan ko ulit ng tanim. Tapos si Boss Naldo naglilinis siya kahapon. Pinaano ko sa kanya, ayan. Yung papapansin nyo, wala nang damo. Ang ginawa niya ano lang, hindi, wala nang espirito. Mano-mano. Mas maganda nga yung ganun. Yung walang ganong medisina ba. Yan o, sudsod yung, kaya yung purpose ng guhit ay ano, yung para madaanan ng tawagin dito sa amin weather. Di ko alam kung paano, anong tawag dito sa Katagalugan, kung gumagamit pa ba ngayon yung mga bandang Luzon. Ito po yung mga kasilo, yung sinasabi ko sa inyo dati na yung purpose ng guhit ay ito. Ito. Susudsurin yan. Yan, may gulong yan. Ano? Yan. Kaya lang nabaon sa putik. Yan, may ano siya. May gulong siya na matalim. Yan, no? Yan ang ano, parang cultivator. Mano-mano nga lang. Yan yung pangsudsud sa gitna ng palay. Para yung damo matanggal. Sa yung nilinis niya dito, yung pinakamalaking pitak hapon, yun yung aking inikutan ngayon. So dito, ayan, natapos ko na. Malaking ano to, yung awang nadali, pero hinulipan ko na. Meron pa naman tayong tirang binhi dyan, yun ang kinahakot ko. At yun ang aking pinabalik. So yung aking huhulipan muna yung nalinisan na niya or nasudsuran na ni Naldo. Kasi huhulipan ko na hindi pa nasudsuran, may tendency na maano din, maapakan o ano. Kaya yung nalinis na niya yung aking tinaniman ulit para secure na, hindi na siya magalaw ba. Ayos. Nandito na yung aking kasosyo, si Naldo. At ito nga, yung nalinis kahapon niya, wala nang tubig. So gagawin niya ngayon, isagop na naman niya. Kumbaga harangan na naman niya. Kahapon kasi, binitawan niya kasi sobrang laki ng tubig. Yan o, nadamit siya, natumba. Tapos yung gagawin niya na naman ngayon, papasok siya ng tubig dito para matubigan ito. Yan ang gagawin niya. Mag-arangan niya ng luna. Tapos ito, yung tunnel bag, yung lagay ng semento para pupundo dyan at papasok dito at papasok doon. Wala na siguro tong baha, siguro no?
Sana hindi na. Para hindi mabugbog yung palay natin. Grabe na to, bugbog sarado to, lalo na itong bungad sa sapa. Ayan, yung mga ganyan yan. Kailangang hulipan yan, nabutas sa nahukay sa baha. So yan, para papasukan na ng tubig to. Dahil nalinis na. Diretso na to, ano na to. Hulipulipan ko na lang itong pa mga awang-awang. Tapos diretso na. At prepared na rin ako ng abono nito. Ayan, nakatipid ako ng spray sa damo. Dahil si Naldo, binanatan niya ng weeder. Ayun yung ginawa ko kanina. Sinampulan ko po kayo kung paano. So siguro ngayon kung matapos ko itong isang kahon na to, isang pitak na maghulip, drive-an ko yung Ducati doon nakaparada. So magkuha muna ako ng tuyo na oh. Wala ng tubig kahapon, hindi makita ito kahapon kaya pinakawalan niya yung tubig. Hindi maano kasi yung klima dito sa amin. Minsan ganito yung tapos bigla na lang magkulimlin, tapos biglang bumagsak. Siguro hindi na siguro, wala na siguro itong low pressure. Kaya inano na niya, hinarang na naman niya ulit yung tubig ng sapa. Para yung tubig na yan, hindi na makaano dito, diretso na muna dito. Pupunduhan muna niya ng tubig. Ayan, kuha muna ako ng bini. Nandun yung bini. Ayan ang aking katulong dito, si Boss Naldo. Pati doon yung aming tinaniman doon sa taas. Lalo na yon na na agnas, na wash out. Kaya huhulipan niya ngayon pagkatapos dyan. Ayan, doble doon. Kita po mas bilo na dulas tapos sa kawayan ay wala na kita. Natawan mga paking ano dintil. Ini dia nombor siapa ni? So, ayun, wala nang tumagas sa sa baba. Ay inarangan na ni Boss Naldo. Ayun, pagka nakapundo yan, bubuksan ito. At itong tubig na ito papasok doon sa bagong nilinis. Okay. Ayun o. Nahukay po dito banda. Kahapon daw nakita ni Naldo talagang bubulo-bulusok. Ayun na. Kala ko saan kayo napunta. Pinutuhan ko muna sila saglit mga kasulo dahil nawala doon sa aking pinagpastulan. Inikutan ko doon. So, dati kong pinagpastulan, wala. Kala ko na saan na naman napunta. Dito lang pala sa taas, sa kubo. Kasi doon ko sila pinastol sa tabing palayan ni Roger para malinis yung sa gilid ng palayan niya. So, nagsawa na sila sa damo doon. Umakyat sila, ayan sila. Ayan o. Yung bagong membro, sunod-sunod na sila. Ay, sunod-sunod na siya. Dati, nanibago pa. Pero ngayon, marunong na siyang, na siya, nakakumboy na siya sa karamihan. So, bali, sampo na yung ating alaga. Ayan. Shout out ulit kay Kuya Bart sa yung pag-ano ng kambing na lalaki. Ayan. At ingat sa biyahe kayo ni ate Amit at kayong dalawang mong anak. Okay. Okay na sila dyan. Secure mo sila dito. Kapag ikot-ikot lang sila din eh.
Okay, balik ka ako doon sa salayan para maghulip-hulip ako doon habang ano, maghihintay na okay na yung aking kasama. Saka na ako bibili ng ano, ng gamit kapag na-schedule na namin. Ay, yung yero, ihuli ko yung yero yung binigay ni Tito ang tita. Saka ako nabilhin nun kapag na-forma na namin. Una akong bibilhin, siguro mamayang hapon siguro pag natapos ako rin sa palayan, luluwas, tutungo ako sa bayan upang bumili ng mga pako na. Kasi pag mag-declare si Roger na gagawa na kami bukas, nakaready na yung pako. Yun, umasok na yung tubig. Ayun, dumaloy na. At nandito na si Roger, nakarecover na yata. Nakarecover na sa mahabang bakasyon. Nailibing na rin yung kanyang denan. So mag-ano muna, relax-relax muna ang katawan na napuwersa. Saka na kami mag-upisa dahil sa taas, sa kubo. Mag-prepare na. Ano? Pasok. Dito ay buslot dito, basta yung Lahoy report. Balik man. Ah, mukha pa rin na dali. Ano? Ade, natubigan sila. Yan o, balang water pump din ah. Kasi nakapundo dito eh. Ayun no, nakapundo na. Lalim na. Lalim na. Taas na rin. Rata rin naman ito. Tapos pagka napuno ito isang malaking pitak. Sasarado ito. Tapos ito naman patubigan. Yaw. Parang water pump din o. Yan o. Daig pa water pump. Walang gasto sa gasolina ito. Ano? Ayos, na-stop yan na kasi dito. Ayan, wala na. Nandito lahat. Lalim na yan. Tapos dalito na dito. Mamaya daw mag-prepare na kami ni Roger sa ano. Nagamitin na may materialis sa ubo ng kambing. Ayan o. Sandali, pumasok na yung ano, tubig po mga sulo. Ayan yung aking ano, nadaanan na ni Naldo to. Nang weather yan, medyo wala nang damo. Yan ang aking kukulipan para hindi na magalaw ba. Sulo, nakapaghulip na ako dito sa nilinis ni Boss Naldo. Ayan siya. Meron ng hulip at meron na rin tubig. Ayan o. Pumasok na rin yung tubig. Paunti-unti. So, parang ano din, yung water pump din yung aming ginamit. Kasi sandali, pumasok yung tubig o. So, ito muna yung pinapasukan niya kasi nalinis na to. Dire-diretso na to. At nahulipan ko na rin. Okay na. Hintay na lang na ano to. Para sa abono ba. So ito naman ang naumpisahan kong mag-weather. Ayan, dito banda. Tapos ayan na hindi pa. Ayan, kita naman. Ayan nga kita tapusin itong pitak. Para ito naman ang mahulipan ko. Ayan, i-weatherin natin. Ayan, oh. Ito yung ano niya, cultivator. Ayan siya. Hindi ko alam kung ano tawag dito sa katagalogan.
Yan, lilim muna si Bay dahil medyo masakit-sakit na yung init. At natapos ko na rin yung isang pitak na widirin o sutsurin. So safety na yun. Ano na lang yun, huhulip na lang. So ito po ngayon mga kasilo, ang tuyo kanina yung walang tubig. At ngayon meron na. Ayan, parang dive pa yung water pump po mga kasilo. Nakatipid pa ako dito kung nag-arkila kami ng water pump. Kasi arkila tapos gasolina mo pa. So ayan po mga kasilo, dive pa ano, water pump. Lakas ng tubig. So ayan. So ito yung isang pitak na malaki, ang inuna na Rinaldo. Dahil yan, malinis na yan. Gawa na sinabi ko. Tulad na sinabi ko. Punduhan ng tubig. Tapos, hintay lang ng mga ilang araw. Witika na namin ng abono. Ano? Mabilis doon mo na yung tubig. Yan, uwi muna pala ako mga kasulo. Naghihintay si Mrs. din sa bahay. Pupunta kami ng bayan pala ngayon. At ito ngayon ang pinatubigan ko po mga kasulo. Namin ni Naldo. Ayan, apaw na. Ano? Ayos na. Ayos na buto-buto. At bago ako umuwi mga kasulo, shout out po tayo. Shout out. Ayan, ang una kong batiin ay si Romel from Rome, Italy. Ayan, shout out po sa iyo, boss. Romel from Italy. Ramon Magno, Rinaldo Villegas, Nila Tandog, at kay Napoleon Prado. Ayan, shout out po sa inyo. At Tony Merino. Ayan, magandang araw. At Yuna, LG Marin, Laila Taboso. Ayan, shout out. Bobot TV, ayan, shout out po boss. Bobot TV, Julieta Isip. Ayan, shout out po ma'am. At kay Cesario Garcia, Felipe Maliare, at kay Arthur Alcacid. Yan, shout out po boss Arthur Alcacid at sa pamilya po. At kay boss Jerry John F. Yang. Yan, shout out boss, mayong adlaw ni mo. At kay boss Marlon Salazar. At kay si Lito Bundok. Yan, shout out po sa inyo, magandang araw. Okay, at ingat po kayo lagi pa dyan sa ano, sa inyong kung saan man kayo naroroon. Yan, God bless po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa aking pamumuhay din sa probinsya ng Baybay. So ako po ay babatsi muna at natutungo ako sa bayan at bili na yung mga pako na gagamitin namin. Alright! Balik bukid na naman po kami mga kasulo. Galing na po kami sa bayan. At ayun yung kasama ko yung dalawa. Nagdala akong lagari kasi mag ano daw kami ni Roger ngayon. Ito, putol dito, dyan minatul kaming kahoy ba sakali maumpisahan na yung ating kubo dito. 1, 2, 3. Na hindi na paputik kasi tuyo na. Dito muna balik bukid na naman uli. At sumama yung dalawa dahil dito daw sila magtatambay-tambay sa kubo. Ano din eh, mapresko nga din eh. Yeah. Loko. Pauwiin ko muna sila po mga kasulo. Ang tagal kong hinanap, nandun pala sila sa kabilang ibayo. So pauwiin ko muna sila, oh. Loko tong barako na to, talagang ano. Loko. Uwi muna sa kubo. Ya, sige. Pauwiin ko muna sila para mabigyan ko ng tubig. Umakyat na naman sa taas. Ayun. Ayan, hanap na kami ng kahoy ni Roger dito sa lupa nila. Yung dalawa ando sa kubo.
tambay, natulog yata. Sarap matulog ngayon sa kubo. So kami naman yung Roger. Hanap kami ng ano din eh. Kahoy. Sa ano lang to, sa taas kanila, yung sa kanila oh. Ay, tulong tayo sa gubat. Sa gubat. Di ba na may sambag na ayo? Sambag. Hoy bunga. Sampalok eh. Yung dati namin akyatan, sampalok. Ito. Oo. Oo. Oo, nakahanap si Older. Diretso. Ano? Ito, ito, ito. Diretso din ito. Kita po ako ng kakao po mga sulo. Inog, ang merenda muna tayo ng kakao. Ito yung ginagawa sa ano, ginagawang tsokolate. Hinog na lang mga sambag dalo? Wala. Ang sambag daw, hinog na lang? Balik ka doon, maputik pa. Oh, CJ. Ito nakakuha na kami ng ano, ng mga kahoy. Ay ko. So, balikan ko lang yung aking kambing. Nandun, pinastol ko doon sa kabila. Pinag-iba-iba ko sila ng destino ba. Tapos si Boss Naldo, nagpatuloy doon sa pag weather, pag sud-sud, pag suyod sa ating palayan. Yup. Ayan po yung mga alaga, naglabasa na dahil hapon ha. So si Mrs. ang i-assign ko muna din eh. Dahil pupunta muna ako doon sa kambing. Oh, ayan ang ating manok. Pabo. Ano yun, Jay? Hmm? Pag tinawag mo yung pabo? Bok-bok-bok. Yeah. Bok-bok-bok. Ganda tignan. Ganda pagmasdan yung mga alaga. Sigla sila. Dahil nakatikim na ng araw. Ayan o. Oh. Sa sobrang laki ng baha, may naanod na mga pinagtabasan sa ano, nyog. So, tinumpo ko kasi magagamit ko ito sa ano, gagawang kulungan ng kambing. So, ayan, ang ano si Mrs. nagtimpla na ng kids. Tapos, haluan namin ng ano, tapos ng saging. Maamo yung mga alaga. Wanto sawa sila mga kasulo sa mga pagkain nila. Talagang ano, busog na busog sila. Lipat na naman natin ng ibang pwesto doon na. Tapos
hapon na para ikot na dun sa kalsada sila dadaan. Ang ating bagong membro. Ayan. Galing ni Kuya Bart. Alaga ni ano to nung kinuha ni Apong Gino. Nawala. Tapos si Abay Estoy na ang nagpatuloy sa pag-alaga. Tapos yun niya na bigyan ba tayong isa, lalaki. Yan sila. So ito, makinis oh. Ito buntis, buntis to, buntis, buntis yata ito. Lalo na yun, yun malapit na yun. Malapit na bumigay. Ano, kung tiyan niya, yung anak niya yan. Ang kanyang tiyan. Sige. Kaya dito ko na lang sila. Hindi ko na paikutin, mapagod pa sila. Marami na makain. At hapon na rin, mag-alas 4 na. So, anuhin ko lang to. Pakawalan ko lang to. Yung isa para makalipat siya ng pwesto. Tinali ko kasi baka naman lumayo. Kanina kasi iniwan ko to. Nung nagpunta ako sa bayan, pagbalik na wala. Pero lumipat lang pala ng kabilang ano, ibayo, kabilang pwesto. Ito pala po mga kasulo, yung medyo kulay brown. Ayan, malaki yung tiyan. Ano, first time pa itong manganak, kung sakasakali. Sabi ni Peter, yung may-ari nito, kapag first time pang manganak daw, unang panganak, ay maabot daw sila ng 6 na buwan, 5, ganyan po, bago manganak. Pero kapag ano daw, di ko pa lang kasi yun yung na-experience niya daw. Kapag inahin na daw siya, at 3 buwan lang daw yung kanilang ano, tagal manganak na. Pero kapag first time manganak, unang panganak, tulad dito, ayan, maabot daw ng 5 or 6 na buwan bago sila manganak. Ayan. So yung barako na yan, napapansin ko, simula nung dumating siya dak sa akin, medyo parang ano, pura usog lang, pura bangis, pura biyag. Medyo umangat ang katawan niya. Ang lumaki, ano. Kaya na nabibigyan ko rin sila ng feeds at saka napurga ko rin siya. Kaya medyo, ano. Nagagalit kapag hinahawakan yung tiyan. Pero kapag balbas ang hinahawakan ko po mga swelo, ayan, behave siya. Kaya lang ang iniiwasan kasi kapag nalingat ka, ayan, talagang ano, talsik ka. Dahil sobrang lakas itong ano na to, barako. So, ayan lang sila. Patuloy pa rin. Kain lang sila ng kain. Ayos. Ito yung ating ano, import. Galing sa Plaridel. Mga banat din siya. Sobrang amo niya sa ano, sa tao. Sobrang amo dahil nasanay kasi to, dahil nasa ilalim ng bilyaran lang to ni Bay Estoy. Kaya maamo. So yan na ano siya nga sa namanga siguro sa lugar dito dahil napakalawak ng kanyang ano, ng kanyang lalakbayin para kumain ng damo. Yan nakakisabay na sila. Ang ano lang dito sa aking import, kapag nandito ako, eh ano, ayaw humiwalay sa akin kapag nandito ako. Kaya minsan pag nagpapastol ako, hindi ako nagpapakita sa kanya. Kasi sumusunod sa akin kapag nakikita ako. So ito na, balik na naman ako sa kubo kasi okay lang naman sila dito. At uuwi na sila kapag busog na sila, hapon na rin. Ayan, papunta na sila din oh, sa daanan. Sa daanan sa kubo. Ayan. So ano na yan, uuwi naman sila. Sanay na sila sa lugar.
Kahit iwanan lang, basta hindi lang mapalupot ba. Yeah. Si Rinaldo nag-susud pa rin. Wider. Ito yung kinain ng nakaraan ng ating barako, yun, no? Ubas Tagalog. Naka-upload sa ating short video. Ito yung kinain niya, hindi lang niya abot. O nga pala, no? Bigyan nga natin ulit. Sabi, pitas tayo ng ubas Tagalog. Yun. Gustong-gusto ng barako to, eh. Sinampahan niya nung nakaraang araw to, eh. Tara. Ayun, no? Nakita ako. Bigyan nga rin, eh. Tayo. Tara, hindi ka na manungag. Sinungag mo ko, eh. Ubas. Teka, ubas. Uy. Ubas. Yon, tames. Ubas. Sarap ng kain mo, ah. Hindi ko kasi galawin yung syuta mo. Nagagalit siya kapag anuhin ko yung ano niya, yung inahin niya, no? Uy. Yun. Huwag mo na yung buntis yan. Naaway mo. Kain siya, di ba? Ubas Tagalog. Ay hindi, ubas Bisaya to. Kasi nasa Bisaya tayo. Suwelo. O matagasubo pa. Tapos susungagin mo lang. Huwag ka kasi mangungag. Hindi naman siya nangungag kapag ginalaw ko lang po yung ano, yung inahin. Inihilahin ko. Nagagalit siya. Ayun mo, pindalas ni. Suwelo na. Pindalas ni ubas. O. Mahal pa may ubas nini. Tsaka 400 din kilo, o. O. Nyaman na. Nyaman na mangan. Ano, may nakbagay pa. Nyaman na. Ako nakiya ka, eh. Oo. Malutong. Naririnig ko po yung langot niya. Oh. Kaya lang hindi ko makuha yung nalaglag po kasi baka sungagin ako, eh. Wala na. Doon ka, doon ka muna. Ubus na. Kunin ko mamaya pag nakatalikod. Pangalawang ano na yan, ha? Pangalawang tumpok. Gustong gusto niya. Hindi ko alam kung yung iba kumakain ba. Ito lang yung ano, eh. Yan, may lumapit. Ayaw niyang pabigyan. Maramot ka. Sarap siguro yan. Oh, malutong, eh. Ito nga manungag. Maharot to, eh. Maharot. Ayun, oh. Pindalas na. Nananyaman na mangan. Yan mga naman yung balbaro na yun, eh. Talupa ko. Yan, babae din yan. Lumapit sa kanya. Yan yung ating pinurga. Na pagkaano na yan, na bilang na lang ng ilang linggo yan, magpapakastan na rin yan. Oo. Meron pa tatlo. Yan, buhulin mo na. Yaw. Sipa, sipa. Alis. Yaw, nadali. Ayos. Kahit ano lang, nag-i-enjoy ako sa aking mga alaga. Na kahit pagod, ini-enjoy ko lang yung pamumuhay dito. Kahit hirap konti, okay lang. Enjoy naman. Importante, masaya ka sa ginagawa. Alright. So tingnan mo yung ano, oh. Yung import natin, nakita akong umuwi.
Sumunod din sa akin. Nabahala siya kung umuwi. Unanggot na alay. Patik, nag-arbis na ng tuba. Ha? Oo, oh, lang ito. Agayon. Sige. Dati lang kung nalakas ko sila yan. Oo. Ahora man ay pamuhi ana. Amuli na siguro na kaya po naman. Ano si Patrick nag sanggup na siya. Ano hinan niya? Hiwaan ko, hinuhaan ulit yung pusaw para kumatas. Tapos harvest na bukas ng umaga. Yun yung kanyang harvest. Maano din yung kanyang sanggutan, yung mga nyog, makakatas din. Maraming tuba na lumalabas. Kaya ma-harvest siya ng kulang-kulang 3 galon yata kada araw. So malaking bagay na rin yun. Ay, 150 yata yung 1 galon or 170 na may tungog na, yung may pula na. So nakakatlo siya isang araw di 150. So, ano lang natin, ilagay natin sa 150, pero 170 yata o 150 di 450 isang araw niya sa tuba lang. Yes, nakain mo na, darling? Nakain mo na? At nakain mo pala hindi sa labas yung iba. Nako! Sige. Nag-enjoy din, naglalaro din sa kubo. Ha? Ito sa kanto. Ano? Tugmalat. Tugmalat? Tama-tama, hindi ako naliligo. Yan, uwi na po kami mga sel. Oh. Hapon na. Bukas ulit. Ayan, kita-kita po tayo sa aking next upload po. Bukas. Palam ka na sa mga kasulo natin. Mga bimas. Sana po nagustuhan nyo yung vlog ni Papa. Salamat sa panonood. Bye-bye. Bye-bye.